Hi, my name is Benji Eugenio mula sa Haninangaw sa online school. Upon the request of one of our students, ginawa natin ang forum na ito upang mapag-usapan ng mga bagay-bagay patungkol sa SPA, lalong-lalo na yung patungkol sa pagbibigay ng sahod, commission, or incentives sa mga mahal nating mga therapists. This is a free-willing discussion both mula sa hanay ng mga SPA owners, operators, at lalong-lalo na mula sa mga therapists. I hope bilang manunood, lalong-lalo na mula sa SPA industry, ay meron kayo matutunan mahalagang mga aral o impormasyon. Maraming salamat po. A rejoinder please. This video is for classroom discussion purposes only. Thanks! Good morning, sir. Sharing lang po sana regarding ba sa ano po, sa salary po nung ano, nung massage therapist po. Okay. Mm-mm. Kasi, ano lang naman po ito, based lang naman po ito sa ano ko po, sa experience ko at observation ko, yung mga napasukan ko na home service and may physical na spa. Regarding po kasi ito sa amin, sa mga napasukan ko po kasi, lahat po sila is nagbe-base lang po sila sa per commission. Kaya lang, opo, meron po kasing mga spa na may mga bagong tayo pa lang po. Mm-hmm. May mga matagal na. So, may mga client na sila. So, ang point ko po is, kung nabibase po kasi sa commission, paano po if ever na walang gawa mm-hmm. naman po yung mga therapist na wala silang daily allowance. Kasi yung ibang spa mm-hmm. po meron naman, hindi naman po lahat. Yung oh, yeah. iba lang po. Mm-hmm. Opo. Tapos ang... Mm-hmm. Sana lang, ang ano ko lang, hiling ko lang, if ever lang sana, na kung sino man po yung makakarinig na mayroong mga spa owner na magkaroon po sana ng yung parang kalang daily allowance po siya na kahit na wala client or merong client, merong income pa rin si therapist kasi yung iba po kasi niyan, bumabiyahe pa po eh. So kahit maliit lang kasi yung sa ibang po kasing work meron silang talagang ano eh standard na ano eh na salary na nakukuha. Halimbawa yung sa iba po 'di ba ano may mga 300 something or 400 something. Sa amin naman kahit mga 200 lang okay na kami dun eh. Parang may makuha lang kami yung pampamasahe namin kasi tapos, kasi po, lalo na yung mga baguhan din po na therapist. So, yung mga baguhan na therapist, hindi pa naman po sila ganun kahusay or ganun kaano sa magmamasahe. So, hindi pa sila ganun kabilis makakuha ng regular client. Tapos, yung iba po kasi mga spa, is pinakang, yung iba po kasi mga 10 person yung mga therapist nila or pataas, depende. Mm-hmm. So kung bago ka palang therapist, bago pa umikot sa'yo yung si line up, wala na. Tapos parang ano na, parang mahirapan ka ng makakuha ng income. So hindi naman po kasi nagtotolerate ng mali. Mm-hmm. So minsan po kasi yun yung nagiging post kung bakit nagkakaroon ng parang si therapist kahit na ayaw niyang gumawa ng mga focus po kaso etc. May mga ganun po kasi. But in reality po talaga po yun, sir po ah. Yun naman po talaga yung katotohanan. Minsan yung nauudyok po talaga yung ibang therapist na nakakagawa ng ganun. Pero hindi naman po ka nagtotolerate. Pero minsan kasi syempre po, parang humanity na lang po bilang spa owner. Yun lang po yung para sa akin po ah. Ano ko lang po, yung sharing ko lang po. Sana lang na hindi ko naman sinasabi na kasalanan po ng management bakit nakagawa ng ganun yung ibang therapist. Pero nagiging dahilan po siya. Kasi meron po kasing mahigpit na policy. Minsan, pag na-late ka lang ng konti, ilang minuto, 10 minutes, tanggal si allowance or may penalty ka or may mga ganun. Parang make a twist. If ever na matigas na yung ulo namin na therapist, bigyan mo ng ultimatum, pag ginawa mo itong late ka, bigyan 2 to 3, ano ka muna, suspendido ka. O pag ginawa mo ulit, terminated ka na. Yung parang ganun. Yung iba po kasing spa owner, parang, no, hindi lang naka-uniform, hindi naka-ganito, hindi naka-ganyan, hindi naka-ganito.
penalty ang 50, penalty ganito 100. Hindi ka pa nga kumikita. Ang dami mo ng penalty. So yung iba, kaya na lang pumapasok para na lang na ay sige, may client naman akong paparating na ganito. So okay lang, maliit ako. Kasi malaki naman mag-tip yun. Parang iba na yung nagiging mindset. Mm-hmm. Hindi na yung, ang sarap po kasi yung pagpasok mo na sana, meron man lang free rice. Siyempre, yung iba dyan nagbiyahe. So hindi mo naman, meron po kasi ako na-encounter before. As in, marami ako na-encounter na. Kahit ako naka-encounter ako, naka 10 hours ako, pero wala po akong tip. Pero regular client ko pa po yun. So, parang sabi ko, wala po talagang tip. As in, wala siya. Meron kasi pong mga client na regular ka kasi yung massage mo yung binabalikan. Hindi yung babalik sa'yo kasi parang may iba kang ano. So, naka-encounter po ako na ganyan. May 5 hours pa nga po ko. Puro 5 pa. Pero kaya lang, wala talaga siyang tip. Pero wala pong naniniwala. Pero sa akin, okay lang. Kahit hindi ka maniwala, basta ako, masaya ako sa ginawa ko kahit napagod ako. Kahit nagkanda itim-itim na yung daliri ng kamay ko kakagod nung talampakan ng client. So, okay lang sa akin. Ang iniisip ko na lang is may regular client ako. Bumabalik siya kasi dahil doon sa massage na ibinigay ko. So, ang point ko po is, sana lang po, parang consideration sa mga sa mga therapist, magkaroon ng mga free, yung iba naman po is pa talaga meron eh. Meron mga free rice. Kaya lang, wala nga pong perfect. Pag may mga free ganun, marami namang deduction. May mga ganun silang policy. May kapalit yun. May kapalit. Pag may mga free load, free wifi, free etc., free wifi, ang dami naman po nilang policy na kapag na-late ka ng ganito, penalty ka. Pag hindi ka pumasok na Sabado at Linggo, may penalty ka, 200, 300. So parang nabibusiness na yung owner, binibusiness pa pati yung, hindi ko po nila lahat po ah. Ito lang po, based lang po dun sa mga napasukan ko po. Tapos, yun lang, may matitigas din po talagang sa kasamahan ko ng mga ganon na therapist na hindi marunong sumunod sa mga policy. Kaya, minsan may mga owner po talaga na kailangan nilang gawin yon. Pero ang sa akin lang, is kawawa naman po kasi yung ibang therapist na dadamay doon sa hindi naman po dapat. Kaya ang concern ko lang po sana sa mga spa owner or prospective spa owner na magkaroon ng parang fix siya na limbawa may allowance na ganito para in case na wala siyang client, wala siyang ano, wala siyang tip o na, may gawa nga siya, wala naman siyang tip at that day na duty niya, may pamasahe pa siya para pagpasok niya kinabukasan. Eh may pambili man lang siya ng pagkain niyang maiuwi sa kanila kahit tinapay lang yan, no? Makasurvive siya in a day. Diba? Parang yung po kasing tipis bonuses na lang po kasi yun eh. So, misa po talaga pumapasok yung therapist parang minsan sa allowance. Okay. Or minsan masarap po talaga pumasok sa isang trabaho na wala ka nang iniisip. Napapasok ka na lang is duty ka. Hahawakan mo si client, pagpamassage ka. So, parang yun lang po yung ano ko po yung sharing ko regarding po sa salary. Mm-mm. Sige. Ayun, okay. Medyo maikli lang yung sinabi mo kasi eh, no? Opo. Yes po. Ano ko na lang po sir. Ask ko lang dito. Pwede ba ako magkaroon ng show of hands? Ngayon we are, how many are we? 14. Pwede ako mag-show of hands ng sino yung mga spa owners sa group ngayon? Spa owners. Pakisyo ng kamay. Yan, si Zelda, si Ann, si Christy, sino pa? Mga spa owners, please. Si Rizel. Yan, maganda kasi ito, open forum tayo para at least malaman natin ano yung mga concerns ng ibang operators. Kasi po, kung akong tatanungin, may this always both side of the coin. No? Tama naman yung binanggit din ni Ems kanina na may mga operators naman na considerate. May operators naman, spa owners, operators na medyo sobrang higpit. No? Parang carrot and stick. May bibigay sila pero ito yung kapalit. Yung ganon. Sige. Sino ang gusto mong mag-share din ng kanilang side?
regarding doon sa pasahod or incentive para sa mga therapists. Pakinggan natin yung inyong idea. Walang tama't mali dito, ha. This everyone is correct ito. Lahat ng pananaw niyo tama po 'yan. Walang mali, no. Ang atin lang is we will try to just elicit kung ano yung tingin natin magandang gawin. Okay? Sino mauna? Joyce, pwede ikaw mauna. Hi sir, good afternoon po. Yes, Joyce. Paki-share mo ano din ang iyong input. Sir, regarding po ba ito sa salary? Yes, salary, incentives, yung ganun. Sa mga therapists, no? As pa-operator. Ano okay, yung sir, policy? Paano kayo nagka-come up ng policy? At paano yun i-implement yung policy? No? Tingnan natin kung ano naman ang mapupulot natin na aral sa iyo. Okay, sir. Sir, sa ISPA po namin, dito po sa Quezon City, meron po kaming daily na food allowance for the therapist. May client man po sila or wala. Okay. And then, they have commission po in every service na gagawin nila sa client. Yan, then yung tip. Yan, lahat naman po sa spy ganon. Then we have, yun po, free rice, libre po ang uniform. And then, yung incentives nila, sir, kapag naka 5 hours sila ng massage in a day, may additional po sila na parang 100, sir. Kumbaga, on top of the existing na ano na incentives. Opo, sir. Ganun po. Every ano yun, sir, every time na makakaparang kota sila. So kung halimbawa po sa isang cut-off, naka 10 times sila na kota. So parang lumalabas, may additional sila, sir, na incentives. Ganun. So, with that kind of arrangement, kumusta yung sales? Kasi yun ang alala ng iba eh. Kung magbibigay sa ganun kadaming mga benepisyo, baka naman apektado yung sales, magkuklose yung spa. Pero tingin nyo ba, nakakabawi ba yun? Nakakatulong ba yung ganun klaseng ano, incentive mechanism? Sir, sa setup po namin na ganun, never pong nag-negative ang sales namin. Kasi po si therapist po ay ganado po na magtanggap ng client dahil may incentives po sila. So yes, ang tendency po, tumataas din po ang sales. At the same time, tumataas din po ang salary ni therapist. Kumbaga, win-to-win situation lang siya, sir. Magaling, no? Bihira ako masyado nakakarinig niya sa totoo, no? Kasi yun yung tulad ng hinaing ni Ems kanina, parang ang iba mas di prefer na ano eh na pakitang gilas ka muna bago ka magkaroon. Pero kung startup ka, yun yung sabi ni Ems, kawawa yung startup kasi hindi mo naman ma-expect na bihasa magmasahi yon. 'Di ba? So kung ganong arrangement na no client, no allowance, no incentive, eh wala na, no? Yun no, may tendency na gagawa na ng kalokohan para lang mag-survive. Kasi ang issue na rito is survival na eh. hindi na yung papaano ano dadalhin do sa pamilya, no? Survivability yung issue. Okay, Joyce, maraming salamat. Mamaya kukunin namin yung pangalan ng spa mo para doon na lang kami mag-apply. Joke. Ako apply diyan, ma'am. Baka ma-pirate mo yung mga estudyante natin sa bus na to kung gano'n. Walang ganun sa ispa namin, ma'am. Pero na po, okay, ma'am. Okay, na ako mag-apply. Sige po, sino pang gusto mag-share? Tingnan natin kung ano yung opinion nyo naman doon sa sharing kanina na una ni Ems. Mamaya na natin tanong si Joyce kung ano yung pangalan ng spa niya sa location. Okay, who else? Christy, ikaw, spa owner ka rin eh. Anong tingin nyo? Anong masishare mo rin? Ay, sa amin, sir, dito is, sa ngayon po kasi is, ngayon, mahina talaga, ngayon naman. At saka, mahina, oo. Pero sa amin, sir, is free yung food. Tapos, stay-in naman po lahat. Wala kami stay-out. Tapos, yung commission base po is 60-40. Okay, mataas, no? Apo, yun po yung pan namin. Tapos yun lang, wala kami yung allowance. Kasi nga, nagbe-base din kami sa client. Kung may client, yun po. Oo. So kanya-kanyang strategy yan, ano? Kasi
depende rin eh. Kasi parang sa totoo lang, yun, depende sa pwede mo i-capital eh, no? Kasi capitalization yan eh. Kung magbibigay ka ng ganun, pauna ka eh. Oo, sir. Ngayon kasi is new paputong spa, sir. So, hindi kami makapagpapalala sa therapist ng yun malaki. Nga, yung hinihingi nila na allowance. Kasi free na po sila lahat eh. May food na po, yung tubig, wifi, kuryente. Mm. Wala na po silang babayaran. Okay. Oo, pero yung when it comes to yung... ano naman niyo yung mga rules, hindi naman ganun kabigat, no? Kasi minsan yun nga nung narinig natin kanina, may mga incentive nga, pero ang kapalit naman nun, mabigat na mga parusa kung ma-miss out mo yung mga rules. Rules? Wala naman po kami mga bibigat na mga rules, sir. Yung sa amin lang is, basta kasi rotation sila eh. Kailangan, walang yung sa, bag rotation mo. Hindi yung walang sulutan. Opo, ganun po, opo, para lahat po. Tapos, yung hindi maka-handle ngayon, kinabukasan siya yung first handle. So walang ano sa inyo, no? Hindi pwede pala yung special request, yung SR. Sinasabi po namin sa client, sir, para hindi po aalis yung client, sinasabi po namin na para po fair po sa lahat. In-explain niyo lang. Handle talaga sila, sir. Okay. Okay, that's good also, no? Kasi kung minsan tinotolerate natin yung special request, nagkakaroon ng sulutan yan eh, di ba? Sisiraan niya yung isa para siya mauna or yung maging priority ng client. So, yun yung disadvantage din, no? Kung ano. Pero maganda yun, yung rotation basis para talagang equal chance yung lahat. No? Opo, para equal po lahat, para walang equal. Walang maiiwan, no? Kahit na baguhan ka, magkakaroon ka talaga ng client. Sinasabi naman po namin na libo, yung bago pa po, yung baguhan po talaga, sir. Sinasabi po talaga namin sa client na sir, kung may kwan ka kasi yung therapist namin baguhan, baka kasi hinahanap talaga nila yung nire-request nila yung mga datihan. Pero sinasabi namin, sir, na baguhan to, sir, tapos rotation kasi ganito. Para itry mo naman. Tama, no? I think I like that idea, no? Na number one, rotation. Number two, ini-explain na maigi. No? Para maintindihan ni client. Opo. Saka, para, alam mo, hindi lalabas na lang yung client. Oo. Iwan ko lang, ha? I hope I'm wrong. Pero kasi, tatama din yun, no? Number one, kung i-tolerate natin yung special request na arrangement, nagkakaroon ng unhealthy competition, nagkakaroon ng sulutan, tapos minsan nagkakaroon ng ano yun, no, na parang hindi magandang environment ng working environment sa mga kasamahan. Kasi magsususpetsa yan eh. Diba? Magsususpetsaan yan, bawa magsisiraan yan. Oo, yun lang po talaga iniiwasan namin, sir. Oo, tama. Kaya, yun. I like that strategy, no? I like that strategy. Si Zelda, may gusto kang sabihin, may share ka. Zelda. Ah, naka-mute ka, Sel. Naka-mute ka pa rin. Okay na, sir. Ayan. Okay, go. Dito sa amin sa spa, sir, sa Isulan, ganito po yon. Yung ano namin is 50-50 na kami, 50%. Mataas, 50%, no? Opo, sir, pero may free na kami ng allowance for food, pero dinner lang po. Okay. Kasi pagod na lahat, magtrabaho paggabi, wala. Dati ang ginagawa ko, nagluluto kami dito, pero yung minsan kasi may yung iba busog na kasi nagmerienda ng hapon, masasayang yung pagkain. So, ang ginagawa ko na lang is, yung allowance is na a-add yun sa commission nila. Okay. Kasi nagsasahod kami per week. Weekly yung sahod namin. So, ina-add na yun sa weekly allowance na ay sa sahod po. Pero bahala na sila kung magkain sila, hindi. At least, nandun na yung allowance. Okay. Saka may counterpart din po sa uniform. May counterpart po kami. Tapos, yung oil lang po, sir, binibili nila dito sa spa kasi para maiwasan yung bit-bit ng oil palabas. Oo. Minsan para may gano'n, no?
Apo, ganun, parang sila mismo magtitipid. Kasi mamaya baka libre-libre lahat eh. Pag gusto naman ng hakot sa labas, kuha ng client sa labas, so para maiwasan din po yun. Ah, okay. Oo. So may ano kayo, no? Iba yung arrangement nyo. Number one, ngayon lang ako nakarinig, medyo bihira ako nakarinig ng 50-50. No? 60-40 yung kadalasan eh, no, na sharing arrangement. Tapos, yun yung policy na because para ma-minimize yung theft, para ma-minimize yung tawag nun, yung paging baldas, you have to buy. Pwede din, no? Pero depende yan sa arrangement, no? At saka sa paunawa din sa mga therapist. Oo po, sir. Kasi yung oil na kinukuha nila, hindi naman po one time po na i-deduct yun sa sahod. Paunti-unti po. Deduction din. Okay. Opo, paunti-unti din po. At saka yung sabihin na mag-request ng ano, yung client ng therapist. Pag may bago po kasi, sir, pinatry namin yung bago sa mga datihang client. Kasi sila mismo mag-a-assess ng comments nila. Mm-mm. Kasi in-explain namin, pwede sir, i-try mo siya muna kasi baguhan siya. Kung ano, hindi mo nagustuhan, mag-comment ka lang po sa amin. At least, next time na balik mo, pwede na yung dati mong therapist. Parang ginawa niyong guinea pig yung client. Joke. Anyway, sir, kasi para matry niya po kung anong kaibaha, anong pwede na ba talaga yung isabak yung baguhan. Para at parang tama din yung therapist na gawin ng maayos yung gawa niya. Tama no. Para conscious naman siya na okay, ibigay mo yung best mo. Tingnan natin kasi may magko-comment no. Kasi iba kasi pag ang tanong namin sir, yung client after. Yeah, that's right. Okay. So that's good no. Thank you. Salamat Seld sa yung sharing. Si Edith, you're raising your hand. Ano yung ma-share mo, Edith? Since sila si spa owner sir sila no regarding po sir sa special request. Opo. Siguro sir depende kasi yan. Gawa sa spa namin is yung pag ni-request ka ng client mo hindi yun yung mag-ano nila kasi gamay na kasi nila yung ano yung therapist. Yung hagod. Opo. Tsaka yun yung gusto nilang hagod. Kaya hindi naman pwedeng ano kasi pag binigyan mo sila ng sa spa namin ah. Kasi pag binigyan mo ng ibang therapist, ayaw nila. Like yung case ko kasi may client ako na almost 3 years ko nang hawak, sir. Yes, nakakahawak din siya ng ibang client. Pero ayaw niya, bumabalik pa rin. So siguro case to case basis din siguro 'yon. Kasi may mga client talaga na gusto nila talaga yung therapist na 'yon. Pwede, no? Pwede rin, no? Opo, sir. Depende din po. Hindi pwede na lagi mong i-sarap yung bago. Kasi minsan, kasi syempre, sanay na sa massage yung ano. Alam nila yung hagod ng ano, ng talagang ano, marunong. Okay. At yun lang naman ang sa akin, sir. So parang ano yun, exception to the rule yung sa'yo, no? Ibig sabihin nun, Yes, sir. Yes. Siguro kung ako ang spa owner, parang gagawin ko na lang insistent yan. Yung client pag depende na sir, lagi insist ng client na yung dating therapist niya lang, hindi po natin pwedeng ipilit. Okay. Si magkakaroon kayo ng problema sa client pag ano kasi magre-reklamo din naman. Intindi lang po nang maayos. Pwede naman 'yon, no? As I said kanina, case to case basis, no? Kasi depende yan sa number one, depende yan sa profile ng clients. Depende rin yan sa kakayanin ng spa na capitalization kasi magsisimula ka sa capital diyan eh. No, hindi pa pwedeng wala kang i-invest diyan. Okay? Number three, depende rin yan sa yung tinatawag na receptability ng therapist, no? Kung gaano din niya yung ano kakayanin yung ganong mga scheme regarding doon sa trabaho, no? Kaya medyo hindi ako naniniwala na may single formula eh, no? May kanya-kanyang formula yan, may kanya-kanyang strategy, depende sa maraming bagay, no? Depende sa maraming
factors. Okay. Sitwasyon din po. Sa sitwasyon, ano. Okay, sige, one last siguro sharing. Sinong spa owner na magsi-share? And then we ask all the others na therapist magsi-share din. It's our time na, it's almost 1 o'clock anyway. Sige po. Meron pa bang gusto mag-share? Si KJ, KJ. I think si KJ, si PJ na lang, PJ. PJ, tumataas ka kanina pa. PJ, hi, go ahead. Go ahead, PJ. Share sa ano, sir, na yung tawag nito? Sa incentive. Sa incentive. Incentive. So, bali, sir, dito sa amin, ano dito, minimum wage. So, bayad. Ito, PJ, spa owner ka or therapist? Ano, sir, stakeholder. So, stakeholder. Yes, okay. As well as therapist, no. Pero hindi sa ngayon, hindi na ako masyadong nagmamassage. Eh. Okay. So, dito sa isang business namin yung spa, kasi meron kaming spa, meron kaming aesthetics. Meron din kaming 7-Eleven, no. So, ibang business din. Sa spa namin, ano, sir? Ito, minimum wage. So, may sahod talaga? Yes, sir. Yung therapist, yung therapist may sahod talaga siyang ano? Yes, sir. At saka commission? Hindi commission na sahod wage talaga? Bali, dalawa sa amin, sir. Commission base and daily base, time salary base. Kung ano yung sa dole. So, ibig sabihin, pagka si therapist, at saka yung sahod dito, Quincenas katapusan. So, naka-ATM sila. And then, pa-employee, ano talaga, parang corporate, no? So, corporate arrangement, no? Yes. So, madami lang kami policies, no? So, like regular employee, mga ganun, sir. So, regularization, nandun din. 13 monthly. Nabigat yan, sir, ha? Saka monthly incentives, meron din, no? So, kung nahihit yung quota, may mga incentives. Ganun. So, ano naman, 8 hours, syempre, 8 hours duty. Tapos, pag, pagka overtime, so overtime pay din. So, may regular pay, okay, special holiday pay. Ganun, kung ano yung ano ng dole, ganun yun siya. So, PJ, if I may, ano, sorry ah, kasi curious ako eh, medyo out of 100, iisa o dalawa lang marinig ko yan na ano ha, na regularized yung mga employee, no, aside from yes, siguro may iba naman na scheme kayo. Ang tingin mong sales niyo, nakakatulong ba yung ganun? Lumalaki ba yung sales or ano ba? Ano bang status ng sales? Kasi curious ako doon eh. Paano mo ibabalance yung investment na ganun doon sa outcome naman ng ano ng sales? Opo. Ano sir, may ano talaga kami, may accounting. So may FS kami, alam namin kung we are net or loss. Ganun. So but so far with that scheme, ano ang trajectory niyo pa akyat, no? Yes, sir. Okay. Mga 6. Ano din naman, oh. Okay din naman. Okay din naman, no. Okay. Sige. So, tawag dito, ano pa ba? So ayun sir, no. So sa regularization, syempre may bayad doon yung service incentive. Service incentive with pay. So kasali na din 'yon. So ayun sir, scheduling, ang set schedule is regular talaga, like shifting, rotation. Sa ano naman, operation, tara, may tara-tara din kami. May tara din. So, kung sino yung nauna sa schedule, like kunyari, ang in mo is 10, so siya yung first na makakuha ng client. Ngayon, pag ano naman, pag may client yun nga, yung may request, pag may request naman, kung hindi available yung request nila, saka nila ino-offer yung kung sino lang yung available. Pero kung andyan naman yung request, pwede niya i-handle kahit hindi siya yung nasa tara. Parang okay, okay. Sige, so medyo interesting, no? It's getting interesting, no? Kasi kanya-kanyang strategy. Pero akin ang bottom line na naman doon, whatever the strategy is, whatever the scheme that you use, ang ano natin, no, yung ating income, no, yung ating
net income ang importante doon, no? Yes, bottom so, line. Ang bottom line natin doon kailangan ano, otherwise you have to change your ano, yung business strategy mo, no? Strategy, yes. Oo. Kasi business 'yan eh. Hindi naman 'yan charitable institution na palugi ka ng palugi. Dapat may trajectory ka na maganda. Okay? Kasi ang ano ko naman diyan, kung maganda yung income, marami kayong matulungan. Marami kayong ma-hire, yung gano'n, no? So depende 'yan talaga sa mga ano, depende sa strategy and depende sa iba-ibang mga factors. Okay. Sige, one last comment. Sinong gusto mag-share? Si Ems, may gusto nga sabihin uli. Ems, go ahead. Yes, ay, sir, may i-add on lang ko isang ano lang. Regarding naman po sa ano po, sa kasi may mga home service po. Yun sana po na merong parang hindi man insurance or SS, wala po kasi kadalasan po kasi napasukan kung ganun, wala pong binibigay sa amin ng mga SS, mga ayo parang pag-ibig, wala so, kaming mga ganun. Oo, kasi home service eh. So wala, bihira 'yun, bihira. Di, opo. I mean, paano if ever ma-accident kami or ano, wala kaming makukuha sa company na pinapasukan namin. Ibig ko sabihin, magiging parang insurance namin na tulong sa amin ang company. Na parang, kasi sa ibang nagtatrabaho naman po, meron silang mga pag-ibig, etc., mga ganon. Sa amin, sa mga therapies, madalang po yung nagbibigay ng mga ganong privilege. Yung may mga SS, tsaka ano, yun lang po. Oo. Yeah, depende yan. Tama yun. Depende yan sa ano din. Kasi medyo mahirap mag-touch kasi sa home service. Kasi sa totoong buhay, parang underground economy ang home service. Hindi talaga siya yung na madaling i-monitor tsaka madaling i-check ng, ano, no, ng ating mga otoridad. No? So, ayaw ko lang. No, pero bihira lang ako marinig. Meron ba kayo naririnig na gano'n na home service tapos nagbibigay ng mga incentives? Mga for even po sa ano, even din po sa mga physical spa, meron din po mga owner na hindi po nagbibigay ng mga SS na mga ganun, opo. Okay, oo. Sige. Opo. Medyo masalimuot yung issue ng ano, opo. Pero mandatory kasi yan eh sa, yes, sa SS. Kailangan talaga na yung mga therapist is mailagay sila sa mga ganong incentive mechanism kasi yun na yung fallback nila eh. Kung may mangyari, kung magkasakit, yun lang yung fallback nila. No? So, just the same, depende yan sa business concept ng spa. No? Kung ano man. Dali ah, mayroon lang akong importanteng tawag. Hold on please. Yes, yes, hello. Po, so, it's really getting interesting, no? So, may tanong lang ako sa inyo. Kung mayroon pa kayong idagdag, sige lang, butt in lang kayo. Pero lang ako may tanong ako sa aspeto ng regulation ng gobyerno. Anong tingin nyo? Nakakatulong ba? Like, ang regulation ng DOH na kailangan yung therapist maging LMT, kailangan mag-training and everything. Nakakatulong ba yon? Sa tingin nyo, ano ba yung kulang kung sakasakali? Yung AO ng DOH on massage, no, yung mga PD-856, yung ganon. Nakakatulong ba yon sa inyo as both as operators at therapist? Actually, nakakatulong. Sir. Si Jenny. Jenilyn, sige, pakidagdag yung comment mo. Malaking impact yun na ano, isa sa pag-aaral, magkaroon ng license. Kasi matatawag namin ang sarili namin na we are belong to the allied of professional. Okay. So, kumbaga may K na, no? May K na. Kasi that license. Is, massage therapist is ang baba ng tingin nila. Kasi nga dahil sa nangyayari. But now, na kumukuha ng license ang mga massage therapist, may pagmamalaki mo talaga na masasabi mo. Dahil sa napagkaranan natin at alam natin yung rules, yes, masasabi mo, no, hindi kami putso-putso lang.
we are allied of mga professional doctors, nurses. Oo. Kahiliran nyo yung mga nurses, mga doctors. Oo. Pinag-aralan natin yung about body. Oo, tama. Oo. Okay. Sige, tama. Si Angie, mayroon ka idadagdag, Angie? Yes, may advantage, sir. In a sense, dahil may licensing na nga. And then yung trust ng tao, walang experience. Ah, okay. But most of mga experience, lalo na kakulang ng DOH, kasi walang experience, mahirap sa kanila yung ano, mag-il sa larangan ng pagmamasahe na araw-araw na talaga katanggap na ng kliyente. Okay. They need to have a training pa rin. As a owners, mostly kasi nakakuha ako ng mga trabahante na may DOH license, pero hindi ganun na pulido yung masahe. Okay. Dito kasi sa amin, yung bisyo kasi, naka-rated kami lahat. So, kung hindi ka 5-star, hindi ka balikan. Hindi ka pupuntahan. Kumbaga, so, kung may category. Mababa yung rates mo, yes, kung bang ratings mo, that means healing process ng ano mo sa pagmamasahe, quality, tsaka yung value ng mas, let's say it's only 20%. Sa dito kasi sa akin, I made sure na everyone knows how to execute different types of massage and strokes and able to know how, when to use that particular stroke. Kasi minsan maraming alam na stroke, but they don't know when to use it and when not to use it. And that's the problem of the people who had DOH or TESDA. Kasi lack of training ang iba. Unlike the others. Kaya mas gusto nang mayroong mga ano, senior therapist na mag-commission base, kasi talo sila sa arawan. If the senior therapist can earn like 5 people to 6 people and times 350, how much is that? Diba? Ang laki niyan. Almost 30,000 yan in a month. And then you do have this ano pa, you do have this privilege to get the SSS PhilHealth ID, PhilHealth, yun. Yun yung sa akin, meron. Pero you have to be, yeah. But you have to be perfect. You have to be excellent. Kasi people come to you to get a massage to heal their muscles, to relax their muscles. So, and that's the money that they pay for you, for your service. If you cannot give it, then ano mangyayari? Okay. So, I'm very choosy when it comes to choose to hire someone if they are not eligible. Kasi mahirap magtaya ng isang masahista tapos siya hindi niya kayang ibigay yung best niya, hindi siya committed, hindi pa siya confidence, mahirap turuan. Yan. Sige, kailangan meron siya noon. Yun naman sa akin. Medyo ano yan ha, to the core yung iyong service excellence. No, tama naman po yun, no? Kasi yes, sir. Ano yun, importante kasi. Kasi nga we are ang market namin through ratings eh. Kung so makikita ang profile ng client ninyo, mga ilang percent ng foreigners? Ano sir, 99% talaga foreigners. Okay. At walang pumupunta sa spa na walang masakit sa katawan. Okay. Kasi they roam around the island, maraming activities na ginagawa nila. So, sinasabihin na lang natin sa madaling salita, intensive workout ang nangyayari sa katawan nila. Yung impact ng masakit talaga sa katawan. Yung ano nila, Okay. Sige, salamat. Yun ang nangyari dito. Oh, so Angie, pa-high-end ng pa-high-end tayo, no? So,
ang tandaan lang natin, iba-iba kasi tayo nung ano no, iba-iba tayo ng client base. Iba-iba yung target client natin. Mayroon tayo sa social status, 'di ba? Meron tayong A B C D E. No, so yung iba class A B, medyo high end 'yon. So iba yung mga requirement noon, iba din yung incentive mechanism. Meron naman tayong nasa class C D E or even sa E level. No, yung talagang pangmasa. No, so kanya-kanya tayong incentive, kanya-kanya tayong strategy. Pero yun lang, siguro ang bottom line na naman diyan is maibigay yung equal share doon sa pinaghirapan din ng mga tauhan, no, ng mga therapists. No, dapat balance yun. Dapat balance yun. Hindi lang yung we demand so much from them and yet we give little to them as incentive. Parang unfair yun. No? So dapat may balance yun na if you give this much, tapatan mo din ng ganitong klaseng incentive. Expect this much incentive para mamotivate siya magtrabaho na mahusay. No, so yun talaga sir, tatama talaga, like here mataas yung ano talaga expectation, mataas din yung maging rewards mo sa kanila. Regular purpose pa talaga. Kasi ang pag regular na kumpleto ka feel health kasi alam ko rin eh ako nung ilang dekada. So ngayon, gusto ko yung mag-iisip ko na. Then, meron silang quota na pag na sila yung quota in a month, say, for example, 30 hours. Meron silang pagpalagay natin 3, parang ganyan. Parang reward mo lang na. On top, o sa commission pay na kukuha mo na 350. Figures applicable sa lahat yan. Pero mga bago, you're under even pa. So, ganun lang. Nadaan sa ano muna sa training, no, ng masusing yes. Training. Kasi ang training kasi sa amin, sir, case to case basis. Pag-uping si customer, iba yung way ng masahe. Pag nag-uping si customer, iba din ang impact sa katawan ng tao. So, iba din yung masahe. So, okay. Hindi kami hindi siya therapeutic massage, but a lot, customize siya. Customize, oh. Okay. Sige po. So, yan, maraming salamat, Angie, sa iyong sharing, no? Okay, meron pa tayong one last gusto mag-share para marinig natin yung kanyang ano side naman regarding dun sa ating interesting na discussion, no, particularly about training, incentive, give incentives ng ganun sa mga therapist. Sige po, one last item, one last sharing kasi ang oras natin is alauna na. Wala na po, wala nang gusto mag-share. So, i-recap na lang natin ano. As we said kanina, mahalaga na kung ako ang spa owner, alagaan ko yung aking tauhan. Okay? Yun yung bottom line ng business. Kasi pag hindi mo inalagay ang tauhan mo, magkalasan yan, wala ka ng business. No? Kaya yun yung importante doon na alagaan mo sila, bigyan mo ng angkop na incentive o angkop na mga benepisyo while you demand also higher from them. No, ganun lang naman yung business, eh, give and take. Wala akong narinig na spa owner na binigay na lahat ng incentive tapos parang relax-relax lang sa trabaho. Parang walang ganun. No? So, obligation din natin na tumatanggap tayo ng ganung klaseng benepisyo na i-match up natin yung ganung klaseng level ng expectation. No, katulad sinabi natin kanina, in the past, ang pagmamasahe kasi ano yan eh, hindi yan basta lang trabaho. It is a calling, it is a vocation na kailangan mahal mo yung ginagawa mo, na-enjoy mo yung ginagawa mo para hindi maging burden yung ganong klaseng trabaho. Kahit na mayroong mga makukulit na client, medyo hindi mo sa iindahin kasi mahal mo at ini-enjoy mo yung iyong trabaho. Okay? Mas naiintindihan mo yung customer, sir, pag ganon.
na sa intindihan mo, if you are passionate enough sa sa trabaho mo, mas kahit gaano ka kulit, and that's professionalism as a therapist. Oo, tama 'yon. I agree, no? I agree with that. Kaya 'yun yung sinasabi nating balanse. Ng balanse 'yon. At saka ang lahat ay nakasalalay sa kamay ng owner kasi siya yung nagsiset na example. No, pag sinabi niyang ganito at hindi naman nakita ng mga tauhan niya na sincerely nasusunod niya yung mga pinagsasabi niya, no, yung walking the talk, ika nga, eh magkakaroon ng confusion, magkakaroon ng problema. Okay? Another thing, siyempre, nandyan din sa mga therapist, unawaan niya din yung setup ng business. No, kasi hindi lang naman porque para nakita natin maraming pumapasok, it doesn't necessarily mean agad na malaki yung income. No, kasi may malaki, maraming overhead yan eh. Andyan yung rental, andyan yung mga linen, andyan yung mga ano yan, consumables, no, yung mga ganon. So madaming factor na dapat i-consider. No? So kailangan balance yon. Okay? So ganon. Pero siguro panghuli, hindi masyado nabanggit ng mga kasama natin nag-share. Siguro ang tingin ko lang dyan, ang isang huwag nating kakaligtaan, particularly sa mga spa operators, is magkaroon tayo ng clear na guidelines. No, clear and written guidelines. Hindi lang yung verbal. No, hindi lang yung napag-meetingan lang, kundi meron tayong manual, no? Kumbaga employees manual na doon nakasalalay lahat. Kasi pagdating ng araw kasi kung magkaroon ng problema at na-involve ang dole, yan ang una nilang tatanungin, nasaan ang inyong operations manual? Nasaan ang inyong employees manual? Kasi kung wala kayo may papakita, medyo magkakaproblema yung management. So, Are you referring the 201 file, sir? Aside from 201 file, yung agreement, di ba, yung contract between the therapist and the spa operator. Dapat merong ganong klaseng papel para malinaw. No, kasi minsan... Oo, naka-enclose naman. Oo, naka-indicate yung lahat doon. Para malinaw. Kasi ang confusion minsan, alam niyo naman minsan, 'di ba, pagka may pumasok tayo, napasukan tayo ng therapist na medyo may kakulitan, eh manggugulo 'yan. Ang problema niyan, pagdating niyan sa dole, talo yung owner kung wala siyang ipakita na ito yung agreement natin eh, namin eh, no? Yung ganon. Kasi kung puro verbal lang, kakatigan ni dole yung mga workers, no? 'Yun yung policy ni dole eh. Kakatigan niya yung mga workers. Pero kung ang operator mayroon siyang nakahandang manual at pinirma ng therapist, meaning to say, mag-a-abide doon yung mga workers. No, para fair and share yung lahat. Yun yung tingin ko na huwag nating kakaligtaan. Okay? So, I think wala na tayong time unless kung mayroong mag-a-add na ano, panghuli, may mag-comment. Wala naman. Okay, so maraming salamat sa inyong mga input and I hope you won't mind. Total, hindi ko naman binanggit yung inyong mga pangalan ng spa. We will share this input para magka-generate din tayo ng mga comments from the others and then makikita din natin kung ano yung opinion ng iba, no? Para makapag-moveball tayo ng magandang concept natin, no? Kasi at the end of the day, ang bottom line naman natin dyan is paano natin ma-sustain yung ating business. Both as workers and operators, no, kasi teamwork 'yan eh, no? Kailangan niya magtulungan, kailangan niya magdamayan. Otherwise, kung hindi happy yung either way, magkakaroon ng impact 'yun sa buong business and eventually magko-collapse yung business. Okay? So, maraming salamat. If you still have other concerns, i-PM niyo ako, and if you want other topics na pag-usapan natin, if you have time, then we'll do it. Para lang makapag-generate tayo ng mga magandang ideas na pwede natin mapulutan ng aral para makatulong din tayo sa iba mga stakeholders, no, katulad nung nabanggit kanina ni PJ. Okay, so maraming salamat. I think ready na yung inyong quiz. I gave you 60 items and ating passing score this time is 60% of the 60. And then tuloy niyo pong gawin po yon, pero
kung titingnan nyo, nire-recycle natin yung mga questions every now and then para maging familiar kayo sa questioning, type of questioning na ibibigay sa inyo ng Department of Health. Okay, so kung wala na, thank you so much for your time. God bless and all the thank best. Thank you, sir. Oh, all the best sa inyong quiz. God bless. Thank you, sir. Bye. Thank you po. Bye. Thank you. Thank you, sir. Bye. Arigato.